Mga nagsipagtapos sa vocational training ng TESDA, pinarangalan sa awarding ceremony ng Philippine National Skills Competition. May report si Gerald Dagbo. Yes, so ang pinarangalan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang ilang vocational graduates at trainees sa ginanap na awarding ceremony ng Philippine National Skills Competition. Ayon sa TESDA, dumaan sa masusing training ang mananalo sa kompetisyon. Nakakatawa naman sa Asian o sa ASEAN Skills Competition na gaganap din sa Vietnam. Ang Region 3 o Central Luzon ang humakot sa mga parangal. Sa ilalim muli sa panibagong pagsasanay ang mga nanalo para lalo mahanda ang mga ito sa naturang kompetisyon sa Vietnam. Sinabi naman ni Education Secretary Almin Luistro na malaki ang maitutulong ng mga TESDA awardees sa patuloy na paghubog ng kaunlaran ng bansa. Pag mamalaki naman ang TESDA, marami ng kumpanya ang pangunahing hinahanap ay yaong may mga TESDA certificate. Ngayon taon, target ng TESDA na magkaroon ng 2 million trainees para sa iba't ibang skills na kailangan. Gaya na lamang halimbawa sa electronics, manufacturing, tourism, information technology at business process management. Sa panig naman ng DepEd, patuloy ang kanilang kooperasyon sa TESDA para sa mga vocational course na nakapaloob sa K-12 curriculum. At narito yung magkasunod na pahayag ni TESDA Secretary General Joel Villanueva at ni Education Secretary Armin Luistro. Support na nakukuha natin sa DepEd at CHED. At dahil po dyan, madali nating na ihuhulma at na-harmonize yung curriculums at all levels in the education sector. Napaka-importante po nito sapagkat if you talk about the totality of our education curriculum, importante na lahat ng ginagawa natin at all aspects of life, all aspect ng education system, nakalinya sa isang direksyon. At petition na ganito, ay ito lamang isang patunay kung ano talaga ang tatak TESDA. At para sa akin, ito na nga yung aming ina-adapt sa DepEd ng mga standards. No? Kagaya nung sa senior high school, ang aming ginagawang certification dapat assessed by TESDA. At yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Sam. Okay, maraming salamat, Gerald Tagbo, sa iyong report.